إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فبنعمته تتم الصالحات وبه تغفر الذنوب نحمدك اللهم حمدا حامدين ونشكرك شكرا شاكرين على كل نعمك التي أعطانا إياها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا بعضه على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وبعد مالك يا الله سبحانه وتعالى ما من أول مغولا من أغبتين سبنانا فلتاي الإسلام بسنة من آلو لما فبيايا na ating lubos na ipinapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay natitipon-tipon sa isang lugar. Tayo ay natitipon-tipon sa isang oras at isang panahon. Tayo ay humaharap sa isang direksyon upang sambahin lamang ang ating dakilang lumikha si Allah subhanahu wa ta'ala mga alipin ni Allah. Araw na mapagbiyaya, ito ang Eidul Adha, araw na mapagbiyaya at buwan na mapagbiyaya at ito ang buwan ng Dhulhijja mga alipin niya Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bakit natin isinasagawa ang Salatul Eidul Adha o araw ng Eidul Adha? Ano ang meron o napakaloob dito mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit nais natin itong talakayin? Dahil majority sa ating mga kapatiran, tanging alam lamang nila ay ang salitang Eidul Adha, pero hindi nila alam kung ano nga ba ang lecture o ano nga ba ang lesson, ano nga ba ang aral ang napapaloob dito mga alipin ni Allah. Ano ang mga dapat gawin sa araw na ito mga alipin ni Allah. Kaya ninanais natin bigyan ng linaw ito mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napakahabang talakayin, mahabang talakayin, ngunit bibigyan lamang natin ng mga punto mga alipin ni Allah. Apat na punto na kung saan tandaan natin mga alipin ni Allah na ito ang diwa ng Eidul Adha mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unang punto, kaya tinawag na Eidul Adha, literal na kahulugan nito ay fiesta, celebration sa udhiya, pagsasakripisyo sa dakilang lumikha, pag-alay sa dakilang lumikha, pagkatay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang Eidul Adha mga kapatid sa pananampalataya. Bakit natin ito binabanggit? Kasi mga alipin ni Allah subhanahu
at sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga tao nagkakatay ng kambing, nagkakatay ng kamelyo, nagkakatay ng baka, kalabaw, manok, pero mga alipin ni Allah sa araw mismo ng Eid na ipinagputos sa atin ang pagkatay sa Yawmul Eid. Walang sino man ang humihikayat na siya ay magsagawa ng Eid al-Adha. Pag may namamatay, nagkakatay ng kambing. Pag nagpa-birthday, nagkakatay ng kambing. Anniversary, nagkakatay ng kambing. Subhanallah! Pero araw mismo ng Eid, araw ng pagsasaktipisyo, pagkatay, pag-alay kay Allah, walang nagsasagawa ng pag-alay kay Allah. Pansinin nyo, mga libin ni Allah, sinasabi natin tayo Muslim, pero tayo mismo, hindi natin alam kung ano ang tinatawag na Eid al-Adha. Yan ang unang punto, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Yung iba naman, pinagsasabay nila ang akika sa udhiya ng Eid al-Adha. Akika, yung pagkatay mo ng kambing, dalawang kambing kung lalaki at isang kambing kung babae, isinasabay nila sa Eid al-Adha, pero hindi nila alam, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Alam mo ba na kung ikaw ay magkakatay para sa udhiya, yun lamang pwede mong intentionin. Hindi pwedeng 2-in-1 ang intention mo sa udhiya. Nasasabihin mong ito ay udhiya at ito din ay akika. Hindi pwede yun ang alipin niya Allah. La hawla wala quwwata illa billah. Pero hindi ito nauunawaan ng ilan sa ating mga kapatid. Pangalawang punto, mga alipin niya Allah, ito ang pagpapahiwatig sa atin ni Allah sa pamamaraan ng kanyang mga propeta na tayo po ay mayroong mga selebrasyong muayyana na ipahayag, na hindi lang selebrasyon, hindi lang pagsasaya, bagkos ito ay ibada o pagsamba kay Allah. Hindi ba ngayong Eid al-Adha, ganitong selebrasyon tayo ay masaya? At dapat tayo masaya. Tayo nag-celebrate. Bakit? Dahil ito'y pinagputos ni Allah at ang pagiging masaya natin at pagse-celebrate natin, ito ay isang maituturing na ibada o pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit natin ito binibigyan ng punto? Dahil pagdating sa mga selebrasyon, okasyon na ipinagputos niya ito, walang nagsasagawa nito. At hindi nila pinagbubuti. Ngunit kapag mga okasyon na haram, okasyon na selebrasyon ipinagbawal sa Islam, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangunguna tayo mga alipin ng ayat ng Allah. Ayat ng Allah. Tingnan niyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Eidun yamurru bina marratan wahida fi hayatina. Selebrasyon na isang beses lang dadaan sa atin sa loob ng buong buhay natin. Ano ito? Ang paghahaj. Liman istata'a ilayhi sabila. Ang paghahaj, mga alipin ni Allah, once in a lifetime lang po. Once na ikaw ay nakapaghaj na, nawala na sa iyo ang pagkakaobliga nito. Kung mag-haj ka ulit, karagdagang timpala na lamang nito. Kung gusto mo ng mas malaking reward dahil nakapaghaj ka na, kumuha ka ng tao hindi pa nakakapaghaj. At siya ang paghajin mo. Dahil yung gantimpala ng kanyang haj, 100% duplicate. Ganun din mismo ang gantimpala ng iyong haj. Subhanallah, malipin ang subhanahu wa ta'ala. Ang paghahaj, once in a lifetime, pag naisagawa mo na, nawala na sa iyo ang pagkakaobliga na itong mga alipin ni Allah. Limanis na para ilay di sabila sa mga tao may kaya. Sa mga tao may kaya, mga
alihi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aidun yamurru bina marratan wahida fisana. Celebration biasa na dumadaan sa atin isang beses lamang sa isang taon. Ano ito? Aidul Fitr, isang beses na dadaan sa atin yan. Aidul Adha, isang beses na dadaan sa atin sa isang taon yan. Subhanallah. Aidul Shahrun yamurru bina fisana. Eid celebration na one month dadaan sa atin sa loob ng isang taon. Ano ito? Ang Shahrun Ramadan. Ano? Shahrun Ramadan, ang buwan ng Ramadan, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Eidun yamurru bina marratan wahida fil usbu'. Celebration, kasiyahan, pagsasama-sama, pagtitipon-tipon na kung saan dadaan sa atin ng isang beses sa loob ng isang week, sa isang linggo. Ano ito? Ang Yawmul Jum'a. Subhanallah. Ang Yawmul Jum'a, mga alipin niya ba? Aidun yamurru bina khamsa marrat fi kulli yawm. Celebration, pagsasama-sama, pagtitipon-tipon, limang beses sa isang araw. At ito ang limang beses na pagsasala sa loob ng isang araw. Subhanallah. Subhanallah. Maliban yan sa mga pinanggit sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng uri ng mga pasasalamat, so tigiran sa maranaw ang anduri, agil kayo man ang maranaw na mapasangi kakunduri, ugay na ay naging yan sa sagyang ka na nakakunduri. Tanungin kang agil ka na nakakunduri na mimbabi syukur, kaya man na mimbabi syukur, na di ka iman na naman kung kanina na kayo ka man ikanduri. Ino kami ikanduri, kami na naman kung kakulimong kawag mo. Yan ang tinatawag na kanduri, mga alipin ni Allah. Tandaan natin yan. Pero kung kanduri na hindi pa sa salamat ni Allah na nagawa ng kanduri, hindi pa galing. Hindi ang kanduri. Yung iba kasi, kahit haram na mismo yung araw na iyon na pagpupulong ngayon, celebration na iyon, ginagawa nilang kunwari kanduri para maging halal. Tatawagin ng sheikh, ya sheikh, pagkanduri si Watakan. Ha? Pagkanduri si Watakan. Yun, tumanggog yan kayo, ustad. May akong nakuha na ilan na patagulan sa balon, at nakikon, ano pa nang aran nun? Happy birthday. Masya Allah. Pero kada di ang swali. Sinong dinuko mo? Yung iba nga, ginagawa ang arapit para ito maging halal? Tinatanggal nila yung happy birthday, kapatid. Sinabalitan nila, ay pilal. Subhanallah. Basta mga nila ang sumataw mo dyan. Kapag nila yung sawit, Subhanallah, mga alibin niya Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban sa mga muayyan na ipahayag na selebrasyon na ipinagutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng ito ay haram. Especially kung wala sa ating gawain at binaya lamang o kinobya sa ibang kaibayan natin. Ano sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man ang manggaya sa ibang relihiyon, ibang kaibayan natin, makatotohanan na sila ay kasama sa kanila. Subhanallah. Ano mga halimbawa nito? Birthday. Subhanallah. Ano ba? Anniversary. Ano ba? Mansari, mitsari, o kahit ano sari-sari. Lahat ng yan, haram. Dahil wala sa Quran at Sunnah na mga kapatid sa pananampalataya. Lahawla. Araw ng mga puso, araw ng mga nanay, araw ng mga tatay. Baka gusto mong bigyan pa si Lola ng araw. Lahawla wala kuwata illa billah. Lahat ng iyan ipinagbabawal sa Islam. Pero hindi po ba totoo? Majority sa mga anak, mga teenager, kabataan sa panahon natin ngayon, nahuhulog sa ganitong pakibog. Napakaliit, ngunit hindi mo alam, magiging dahilan yan ng pagpasok mo sa impyerno. Ang saya-saya mo eh. Ipupus mo pa eh. Idminad nga pala sa pinsan kong ganito.
Subhanallah, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Happy New Year, Merry Christmas. Hindi mo alam, nagkakasala ka kapatid sa pananampalataya sa iyo. Ikatlong punto mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ang pagkakaisa. Hindi niyo napapansin sa tuwing ganitong pagtitipon, natitipon tayo sa iisang lugar, nagkakakilang-kilala tayo, nasasalam natin, nababati natin ang ating kapatid ng assalamu alaikum. Yan ang problema sa atin eh. Nababati mo sa lang, Ibubarak, hindi ka man lang nagsalam muna. Yan ang problema sa atin eh. Ibubarak, di mo naman alam spelling. Hindi mo alam ang meaning eh. Salam ka muna tol. Magsalam ka muna. Assalamu alaikum, Ibubarak. Hindi ka ba Muslim, kapatid? Subhanallah. Mainam na sabi mo sana, Assalamu alaikum, Eid Mubarak, Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Nagkakaisa tayo. Nakusan ultimo, kahit mismo sa ating mga kababaihan na nasa kanila yung bisita, pinapayuhan sila na sila ay umatend mismo sa iyo. Bakit? Para makapagpakinig ng khutbah at of course, para nagkakakilang-kilala tayo mga alipin. Sa madaling salita, pagkakapatinan. Yan ang tatlong punto. Nagkakaisang tayo, unity, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ito naman talaga ang isang bagay na kailangan natin malaman. Tandaan niyo mga alipin ng Allah, ito ay isang mainam na alam na pagbabatian na kung mayroon kang kaaway, kaalitan, kagalit, humini ka na ng tawad sa oras na ito. Bakit? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limri'in ay yahjura akahu fawqa thalathati layali. Hindi pinahihintulot ika sa isang Muslim na hindi niya pansinin ang kanyang kapatid na Muslim sa loob lamang ng tatlong gabi. May palugit kayo, tatlong gabi. Pag hindi pa rin kayo nagkaayos, hindi pa rin kayo nagpatay at naubos ng tatlong gabing palugit, walang ganting palang darating sa'yo. So mga balas, kung aman ka na, maaalangan ang kalinga po ka uma. Kano to? Ay adla pagkararangit. Ano ka? Uli na adla pagkararangit pa ka. Subhanallah. Dito mo din marilay, mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Alam mo ba, kapag ikaw ay nadatnan ng kamatayan na mayroong taong hindi ka pinatawad o mayroong taong hindi mo pinatawad, 500 years bago kayo huhukumin ni Allah, maghihintay kayo. La hawla wa la quwwata illa billah. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya matulog, anong ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nilinis niya, dinadalisay niya ang kanyang sarili. Ano sinasabi niya? Ya Allah, kung mayroong mang taong galit sa akin at napaggawan ko ng masama, hinihili ko sa iyo, Ya Allah, patawarin niya ako. At Ya Allah, kung mayroon man akong napaggawan ng masama, may nagalit sa akin gawain kahit hindi ko alam o alam ko man, Ya Allah, pinapatawad ko na sila. Subhanallah. At saka matutulog si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakikita niyo kung paano matulog ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikumpir mo ang sarili mo. Sa kanli na tulog ka na, matay ka umapita. Makakanawa ko na, pangagula ka mo siya. Initulog ka na doon eh. Nainip po ka or ka na, pumuno ka. O kapanindagan ka o nakabatay. Ang katawan, tanwa, alnong, wakulnod. So, katulog na pagayong kapatay. Igira at tutulog ka na, maatay ka. Di ka katawan. Naman nakatulog ba? Kullu nafsin dhaniqatul maut. So, lakuan o inadinuwaka at naliyawan yan. So, kataan sa kapatay. Naman si Allah. Kenapa bitin mo Allah? Lakuan na at naliyawan yan. Abutay. Kakiku Allah. Alam. Ang kailan to, makakataang tanungan.
ini nga sinuntan. Giratutulugan na miyang tama sa kapatan. Igiram niya ko yung nag-aagilan na miyang kaiwas ka. Kaya tama na ka sa kapatay. Miyang karalitan. Pilarga ka na may tungo na miyang bang ka. Kaya tama na ka sa kapatay. Nakikita to pikir. Ha? Hindi nga kapagay mga libin niya Allah. At yan ang ikatlong punto. Bako lumatas ma'un, ako lukaw lihada, astagfir Allah, iwalagum, palisahin il muslimin na min kundi dampin, astagfiruhu, illa hu huwal wakul rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ika-apat na punto at ito ang panghuli. Alam niyo ba na ang Eidul Adha, ito ang paggunita natin sa ating mahal na propeta, si Propeta Abraham, ang pagsubok sa kanya ni Allah at ang kanyang pamilya, asawa at ang kanyang mga anak, mga kapatid sa pananampalataya ng Islam. Pagkunita ito, alam niyo po ba kung hindi mo alam ang kwento kay Propeta Abraham patungkol sa kanya, sa kanyang asawa, sa kanyang anak, kulang ang Eidul Adha. Hindi mo ba natitikman ang tunay na Eidul Adha? Pag hindi mo alam, kapatid sa pananampalataya ng Islam. Magbigay tayo ng konting pahapyaw. Alam mo ba si Propeta Abraham ang binansagang ama ng mga mananampalataya? Bakit? Majority ng mga propeta ay sa kanya nagmula, sa kanyang angkan. Subhanallah. Subhanallah mga alipin niya. Alam niyo po ba, ang unang asawa ni Propeta Abraham ay si Sarah. Si Sarah, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sobrang tagal ng panahon, hindi sila magkaanak. Hindi sila magkaanak. Shortcut ito ng kanyang kwento, mga punto lamang. Pakinggan niyo, mga alipin niya ba? Hindi sila magkaanak. Anong sasabihin mo? Baong? May problema? Kapatid, sa pananampalataya ng Islam, pakinggan mo ito, ito ang solusyon kung bakit hindi kayo nagkakaanak. Sa mga taong hindi nagkakaanak, pakinggan niyo ang ganyan nito. Matagal silang hindi nagkakaanak. Nagtataka sila. Subhanallah. Hanggang sa si Propeta Abraham malungkot. Naging malungkot si Propeta Abraham dahil wala siyang makita anak. Pabilisin natin ang kwento, si Sarah dahil siya ay mu'mina. Mananampalataya kay Allah, mabuting asawa. Nasa kanya ang Islam. Napansin niya na si Propeta Abraham ay malungkot at kailangan niya ng anak. Naisipan ni Sarah na ipaasawa si Hajar na kanilang kasambahay, katulong. Ipaasawa kay Propeta Abraham para magkaroon sila ng anak at maging masaya si Ibrahim a.s. Tingnan niyo ang isang mukmina na babae. Siya mismo ang gumagawa ng solusyon para maging masaya ang kanyang asawa. Subhanallah. Siya mismo ang natutot. Sabi ni Sarah, Ya Ibrahim, eto si Hajar, pangasawahin mo para ikaw ay maging masaya. Allahu Akbar. Hindi makakagawa kaya naman sa balon natin ngayon. Hindi karoon ako, pangaroon ako ng sipulan. Hafidha, ano ba po hafidha? At ang si Pulana, alima, ano mo po alima? Ano ba kalong ano na makasunod ka sa sota? Ano mo niya katoon? Allahu Akbar. Lainong niya sa mukarakan karoon ako, nakatiyo ko. Allahu Akbar, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. So si Sarah, mga alipin ni Allah, pumayag siya at siya mismo nag-desisyon na mapangasawa si Hajar. Noong mapangasawa na na si Hajar, kasi nagdua si Ibrahim alayhis salam. Sabi niya, alam niyo po ba kung bakit karamihan sa mga propeta nagmula kay Ibrahim alayhis salam? Dahil bumilig siya kay Allah. Sabi niya, Ya Allah, Rabbi habli minas-salihin. Ya Allah, biyayaan mo ko ng mga anak
kami ng salihin mabubuting anak. Susumagot si Allah, sabi ng Allah, Babasyarnahu bikulamin halim. Binigyan namin siya, biniyayaan namin siya ng kulam na halim. Ngayon niyo ba kung anong halim? Ang tinutukoy dito si Ismail alayhi salam. Yung iba sinasabi nila si Isa o si Isha, napaka-imposible. Dalawa ang binanggit sa ayah. Nauna ang sinabi ni Allah, Kabashar na ubi gulamin halim. Si Ismail, Kabashar na ubi gulamin halim. Yan si Ishaq, mga alipin ni Allah. At sa Quran, nauna ang halim, bago ang alim. La hawla wa la quwwata illa billah. Nung naasawa na si Hajar, nagkaanak sila at eto si Ismail. Anong pakiramdam ng ilang taong kami, hindi nagkaroon ng anak? At nagkaroon pa ng anak, sinubog ka ni Allah. Dahil ang araw na ito ay paggunita sa kwento ni Ibrahim a.s. at ang kanyang pamilya. Kung sa tingin mo, sinubog ka ni Allah ng napakatindi, hindi mo ito maikukumpara kay Ibrahim a.s. Nagkaroon ng anak, sobrang saya, napakasaya, tuwang-tuwa. Dahil wala, higit pa sa nanalo sa loto. Pero nanaginip siya. Anong sabi ni Allah? فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ وَأَذْبَحَكَ. Nung natuto ng maglakad si Ismail, medyo malaki na, may isip niya. Anong sabi niya Allah? Sa malakad na kura na sinabi ni Ibrahim, O aking anak, hindi ang aking anak, mga totohanan na panaginipan ko, na kung saan ang panaginip ng mga propeta, ay totoo. Totoo, mga alipin niya Allah, na aking kang kinatatay, Subhanallah. Meron ba sa inyong sinubok ni Allah nakatay ng kanyang anak? Nakikita niyo ka, mga alipin ni Allah, kung paano siya sinusubok ni Allah? Pinapapunod sa kanya ni Allah ang sarili niyang kagustuhan, sarili niyang desire. Para kay Allah, kaya ba? So, anong sagot ng kanyang anak? Kasi ang kanyang anak ay isang matalino, isang propeta din. Anong sabi niya? Ya abadib al-latu'mar Satajiduni insya'allahu minang sabirin. Ya aking ama, gawin mo na kung anong dinutos sa'yo ni Allah. Gawin mo na kung anong dinutos sa'yo ni Allah. Mahahanap mo kong kasama sa mga tao, mga anak mapagtindi. Allah mahalimah. Falamma aslama, at nung sila'y parehong sumuko kay Allah, sumuko silang dalawa kay Allah dahil isa sa gawa nila ang anong utos ni Allah. Ngayon, nung kakatayin na, mahabang kwento ito pero punto lang, nung kakatayin na ni Ibrahim alayhi salam ang kanyang anak na si Ismail, mga alipin ni Allah, nung kakatayin na niya, hindi na niya tiningnan at kinatay na nga niya, tumalikod na siya, naglalangat at umiiyak. Subhanallah. Dahil kinatay niya ang kanyang anak. Pinakamamahal na bagay sa kanya sa mundong ito. Ngunit nagsalita ang kanyang anak na si Ismail. O aking ama, ba't di mo ba ako kinakatay? Aking ama, ba't di mo ako kinakatay? Pagtingin ni Ismail at Ibrahim alayhi salam, nakita niya hindi niya nakatay yung anak niya. Ang nakatay niya ay isang tupa na pinalitan sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ni Jibril alayhi salam sa kislam na kalamang. Subhanallah.